Welcome to my channel. Dito na naman po kami ngayon and I have another guest on my channel, si Ate Lisa. Hi viewers! Episode or isa na namang content ang ating gagawin. Andito ako ngayon, nawiwili akong mag-interview. Guys, napapansin nyo ba? Meron akong interview nung last time. Eh, nakakapagod na mahirap magsalita, English. Kaya, eto, kumuha ko na ng bagong interview si Ate Lisa. Kasama ko sa trabaho. Guys, pakinggan natin kung ano yung storya niya. Interviewin ko si Ate Lisa. Teka, kamusta ka? Mabuti. Wow. Ilan taon ka na? Ngayon? 53. I feel younger. Wow. Kailan ka unang dumating ng Cayman? February 26, 2011. Guys, ilang years na yon? Almost 12? Going 12 next na. Next year. O, di ba? Paano ka nakarating ng Cayman, te? Sa pamamagitan ng kapatid kong si Ate Susan. Yun, o, di ba? Kay Ate Susan. So, mabilis talaga makapunta ng Cayman pagka may kakilala ka. May relatives ka, may ate ka, may pinsan ka, may kamag-anak ka. Correct, di ba? Mas mabilis yun. So, nung time na yon bata ka pa, mga... Batang-bata, mga 40s. Anong trabaho, ate? Ano? Nag-alaga ng bata. Alagang bata. Ang anak ng employer ko na si Miss Ivy. Magkano sahod mo nun dati? 35. 35 per day. 35 per day. Pero, linggo-linggo naman may pasok ka nun. Minsan, pinapayagan niya ako mag-part-time. May kalating araw lang ako eh. Ah, nagpa-part-time. Kasi nasa school yung bata. Nagpa-part-time ka kung saan-saan. Ilang bahay ang pinapart-time man mo? Dalawa. Minsan sa hotel, na maliit na hotel dyan sa Rift. So, pwede kang magtrabaho kahit saan before? Mm-mm. Kasi maluwag pa. Basta papayagan niya ako, basta alam ng employer. Mm-hmm. Basta alam, huwag kang maglalay. Oo, alam niya. Ganun. Maluwag pa nung araw. Magkano ang bahay mo? Dati? 100 GI. 110 years ago. Oo. Ilan kayo sa bahay? Dalawa. Bali, tiga 100 kami, 200. 200 lang sa isang bahay? Sa isang room. May kusina? May kusina. At saka may banyo? Apat na kwarto, share kitchen. Ah, sure. Oh, dalawang daan isang kwarto. Okay. Ang laki. Tapos yung bills, iba pa. Bills, mura lang bills. Mga magkano? Magkano lang nung araw, mga bills nung araw, mga 70, 60, parang. Oh, eh kamusta yung ano mo, buhay mo nung dati? Malupit. Hindi maganda. Malupit? Gaano kalupit? Mahirap ang buhay, pero thanks God, nakapag-survive ako. Mm-hmm. Ilang years ka sa ganong estado? Yung struggle mo sa buhay dito sa Cayman, ilang years yun? 2 years. 2 years? Mm-hmm. Inabot ka ng 2 years bago ka nakaangat? 1 year, part-time. Hanggang sa 2 years, part-time pa rin. Uh-huh. Pero meron akong employer na nung magdadalawang taon ako, nakatagpo ko ng isang matanda na si Miss Pilisa. Mm-hmm. Ganun din, pinapayagan niya rin ako mag-part-time sa malalaking bahay dito sa may Safe Haven, sa may Canal Foyt, ang lalaki, mayayaman sila. Kaya medyo gumanda ang kita ko nung araw. $8, kada isang oras. So parang tumatakbo, ilang years ka nung mga time na part-time mo na yan? 2 years. 2 years, going to 3 years. Saan naman ang buhay after 3 years ng struggle? At paghihirap. So, 2013, February 26, natagpuan ko itong sa Britannia. Sa akin na, ayun nga, ng isang, yung employer niya, sabi niya sa katulong, magganap ka nga ng nani na available kasi yung kaibigan ko naghahanap ng katulong din sa Britannia. Mm-hmm. Yun nga, inatid ako dito ni Mang Sulada na yung amo niya. So, yun nga, tinanggap ako ni Ma'am Dayan, yung amo ko dito. Nagustuhan naman niya ako. Bale, Friday, pinag-start niya ako ng alas 2. Pinauwi niya ako ng alas 5. Mm-hmm. Sabado, pinabalik niya ako. Mm-hmm. Kinalunisan, sabi niya sa akin, nagustuhan niya daw ako ang trabaho. Tapos binigyan ka na ng permit. Oo, inasikaso na nila sa yung ano ko kasi naawa sila sa akin kasi ang baba lang ng sweldo ko. Ngayon, nasa Britannia ka na. Nung nasa Britannia. Sabi ko, nung una, nadaanan ko lang itong bahay na ito eh. Sabi ko, wow, ang ganda ng bahay.
Sabi ko, sana makapagtrabaho ko dyan. Mm-hmm. Sabi ko, sana makapagtrabaho ko dyan. Kahit na mag-alaga na lang ako ng matanda, okay. I'm so blessed na ito na yung tamang employer na pinili mo sa akin, na na napakababait, na kahit na minsan nagkakamali ako, napakahaba ng pasensya ng employer ko. Baro silang mga may edad na sila, asing napakababait nila. Magkamali ako, hingi lang ako ng sorry. Nakatsyempo talaga ako ng napakabait na employer na hindi, basta masasabi ko lang siya, ang mga boss ko, wala na sigurong mahahanap na ganitong klaseng employer na napakabait. So, correct. Wala na akong masabi talaga. Blessed na blessed ako sa mga buhay ng mga boss ko. Correct. Saka natupad ko lahat ng dreams ko. Yun lang. Saka hanggang ngayon, binibigay ko talaga ang the best ko. Sisipag pa rin ako. Kung ano yung unang nag-umpisa ako, hanggang ngayon, napakasipag ko pa rin. Hindi ako nakilala itong ano? Bali siya pamagitan din na Ate Susan. Kasi si Ate Susan, kung mahilig makipag, ano dito, kaibigan, nagbabalibol kasi ang kapatid ko nung araw dito. Mm-mm. Kaya marami siyang friends na nagsasabi na tulungan niya naman yung kapatid ko na makahanap ng trabaho. Oo. Shoutout nga pala sa mga tiga Navotas. Si Ate Susan is nasa Navotas na ngayon. Wala na siya dito. Ito na pumalit yung kapatid niya. Ako na. Tiga Navotas. Mga taga Navotas. Yan. Shoutout sa inyo. Tubong Navotas. Present. Ano ngayon, magkano na sweldo mo? So masaya. Malaki na. Oo. Malaki. Makakabuhay na ng pamilya. Saka makaka-uwi ka na lang palagi sa Pilipinas. Kaysa dati nung nagdaan 2011-2012. Mm-hmm. Asing 4 ako. Ano ba? Ano na ba mga naipundar ni Ate Lisa? Madami na. Maraming resibo. Maraming resibo ng Western Union. So, marami ng pera siya. Sa mga viewers natin, kung ano na mga naipundar mo. Marami na. Marami akong gamit. Tapos, bahay. At saka ate, di ba, dahil sa pagstay mo dito ng matagal, nakuha mo na rin yung anak mo, di ba? Oo, nakuha ko na nga pala yung anak ko dito. Isa na siyang chef dito sa restaurant. So, di ba? Thank you, Lord. Mm-hmm. Thank you, Lord, talaga. Mm-hmm. So, meron pa akong isang anak na willing ko din kuwanin. So, napakabata niya pa kasi nag-i-school pa sa Pinas. Mm-hmm. So, 19 pa lang siya ngayon. Mm-hmm. Pero willing naman siyang pumunta sa Cayman Island. Oh, diba? Yun lang, di ba? Sa mga viewers natin na gustong mag-apply at saka gustong magtrabaho dito sa Cayman Islands, Ate Lisa, anong pwede nating i-advise dun sa mga may balak mag-apply dito? Sa mga may balak mag-apply dito, kung makakarating talaga kayo dito, makakarating kayo, lalo na kung may relatives kayo, tapos may mga friends kayo dito. Wala namang imposible talaga. Tapos mag-pray lang kayo kay God. Si God naman naman niya, meron naman niyang talaga, kung talagang sadyang makakarating ka sa Cayman, alam, makakarating ka . Pero kung narinito na po na kayo sa Cayman, siya lang mapapayo ko sa inyo, medyo masarap na mahirap dito. So, kailangan matibay ang dibdib mo, mahaba pasensya mo. Correct. Lalo sa mga napipinitan lang, alam ko na baka yung iba ganun lang laban lang. Correct. Huwag mawawala ng pag-asa. Tibay ng loob. Tibay ng loob. Kasi once na nakarating ka rito, this is it. Ito na. Lakasan ang bansang ng loob. Lakasan ng loob. Tingasan ng mukha. Tingasan ng mukha. Tibay ng dibdib. Basta yun lang. Papayo ko sa inyo sa mga gustong pumunta ng Cayman Island. Mm-hmm. Walang imposible. At sa umpisa talaga, mahirap talaga. Mahirap. Sa totoo lang, kahit may employer ka, kahit may trabaho ka, syempre yung mga first months or first year ng buhay mo, talagang nandyan talaga yung struggle. Mm. Pero after how many years or pagtatrabaho mo, mararamdaman mo yung sagana sa buhay. Yeah. Mararamdaman, makakaipon ka na. Makakaipon ka. Magiget along ka na sa isla. Mm. Si Ate Lisa meron siyang church. Mm. So, isa yung dahilan na merong tumutulong sa kanya. Mm. Na may nagsusuporta kahit mag-isa siya dito kasi kakarating lang ng anak niya. Yung isa ring nakatulong sa kanya. Katulong din 'yon. Na merong kang dito yung fellowship.
Oh, meron kang ka-fellowship, meron kang sinalilibang ka na, alam mo, tuwing Sunday na, ano ka, pupunta ka doon eh, na nalilibang ka, marami kang mga kapatid na makasalamuha, mga Pilipino, kapag-Pilipino natin. So, hindi talaga ako aabot ng 12 years eh. Mahirap pag mag-isa, di ba? Mahirap mag-isa eh. Uh-huh. Masaya pa rin ako dito. Uh-huh. Parang eto na yung pangalawang mundo ko eh. Mm-hmm. Yung pangalawang bahay ko eh. Uh-huh. So, siyempre, meron akong lungkot dahil hindi ko rin kapiling yung anak kong bunso. Mm-hmm. Pero sabi ko, God, alam ko, darating din siya rito eh. Plano na umuwi ng Pilipinas? Medyo meron. Sa ngayon, mga kailan yan? Mga, hindi ko masabi, baka 2025. Pero kasi hindi natin masasabi talaga nasa Panginoon ka. Mm-hmm. Walang imposible talaga eh. Kaya kapit lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Mm-hmm. Yan lang talaga ang ating sandata dito sa abroad. Tama. Alam kong malungkot dito. Kasi malayo tayo sa pamilya. Pero pag nasa atin si God, ang imposible. Amen. Lahat talaga. Makakamit mo. Bibigay ni God. Walang imposible sa Kanya. Amen. Ayun nga. So, Ate Lisa, maraming salamat. Salamat po sa mga viewers. Kung gusto niyo pumunta ng Grand Cayman, magtiwala lang kay sa Panginoon. Magtiwala tayo sa taas. Sa taas. Magpray. Magpray. Sana matupad niyo na makarating kayo dito sa Cayman. Kasi kung makakarating kayo sa Grand Cayman, medyo yung mga dreams niyo matutupad niyo rin para sa pamilya. Medyo may ginhawa pag nakarating kayo sa Grand Cayman. Yeah. Kailangan masipag kayo kasi yun ang ating pangahawakan eh. Yung sipag. Mm-hmm. Hindi mo iniisip kasi yung employer mo kung ano iniisip sa'yo. Do your best. Yun lang mapapayok sa'yo. Ibigay niyo ang the best sa employer. Man. Yun lang po. At pagbutihin nyo ang trabaho ninyo pag nakarating kayo. Salamat sa pagsali mo sa vlog. Sabayan nyo yung trip ko, guys. O, di ba? Meron tayong bagong in-upload sa ating channel. So, guys, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and mag-like sa aking mga videos. At hindi natin alam kung sino pa yung susunod kong mga kasama at may interview. Kaya, guys, huwag nyo kalimutan na maging masaya palagi at you keep smiling! Maraming salamat, guys! Yay! God bless everyone! It's about love. Pwede pag-usapan. Thank you for all the new subscribers ng ating channel, ng ating Verna Vlogs. Maraming salamat sa inyong Christmas. Support. Merry Christmas! Merry Christmas when it comes! And Happy New Year! Happy New Year when it comes! Goodbye, everyone! Goodbye. Thank you. Thank you. Bye-bye. God bless.